Dumako naman tayo sa istorya ng buhay ni MacNeil Valencia, isang kabataang leader ng isang ministry na naglilingkod sa mga cancer patient at kanilang pamilya. Ang kanilang I Can Survive Hope Ministry tampok sa kwento ng pag-asa. Isang mapagpalang panonood po sa inyong lahat, mga kakwentuhan. Muling magpasalamat tayo sa ating Diyos sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito ay matutunghayan natin ang isang testimonya na nakapupulutan ng inspirasyon. Mga kakwentuhan, ngayon po ay ating tunghayan ang kwento ng isang aktibong kabataan na si MacNeil Valencia. Siya po ay nanguna sa I Can Survive Ministry. Alam po natin na ang pagkakaroon ng cancer ay hindi madali at marami sa mga may karamdamang ito ay nawawalan ng pag-asa. Kung kaya't ito ang pagkakataon para maipadama natin sa kanila ang pag-ibig at pag-asang mula sa Diyos. Nagsimula ang ministering ito noong June 21, 2017. Noong panahong iyon ay pumanaw ang ina ni MacNeil nang dahil sa cancer. Sa kadahilan ng napakarami pang supply na naiwan sa kanila, naisipan niya na ibigay na lang ito sa nangangailangan, lalo na sa mga cancer patients. At doon nagkaroon ng idea si MacNeil na magkaroon ng ganitong klase ng ministry. Tuwing ikatlong Sabat, kada buwan, ay dumadalaw sila sa PGH Cancer Institute upang dalawin ang mga pasyente, kasama ng mga kabataan ng Pasay Adventist Church. Sila ay nagbibigay ng medical supplies, inaawitan, at ipinapanalangin ang bawat pasyente. To share God's love and care, bringing hope to cancer patients, ito ang layuning patuloy na isinakasakatuparan ng I Can Survive Ministry. Hindi man ito madali, sapagkat kung minsan ay nakakaranas din sila ng mga pagsubok, hindi ito nagiging balakid upang ituloy ang ministry. Ang pinanghahawakang pangako ng Panginoon ng grupong ito ay mababasa sa John 13:66. Ang sabi po dito, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay marami kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Tunay nga na kapag tayo ay may Panginoon sa ating buhay, ay mayroon tayong kapayapaan sa ating mga puso. At ito rin ay pagpapala sa mga taong kamanggagawa ng Diyos sa kanyang gawain. Kami ay lubos na pinagpala sa magandang testimonya na iyong ibinahagi, kapatid na MacNeil. Nawa ay huwag kayong mapagod at panghinaan ng loob at magpatuloy sa gawain niyan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kakwentuhan, tunay nga na marami tayong maaaring gawin upang maibahagi ang pag-ibig at mabuting pabalita ng Diyos. Kayo po, mayroon ba kayong kwento ng pag-asa? Kami ay nananabik na marinig yan. Maaari ninyong ibahagi sa amin ang inyong kwento sa pamamagitan ng pag-send nito sa info@hopechannel.ph or bisitahin din ang Facebook page ng Kwento ng Pag-asa sa facebook.com/kwentonangpagasa at i-message na ang inyong kwento. Ako po si VG Cueto, ang inyong kakwentuhan dito sa Kwento ng Pag-asa.